Good evening, Sir Paul. At sa mga listeners, kung may i-share man ito. Pamilyar ba kayo sa kwento ng manananggal sa Tondo noong 1990s? Anyway, hati po ang naging paniniwala ng mga tao nun. Sabi ng iba ay totoo daw dahil may na-interview talaga ng babae na inatake ng aswang. Sabi naman ng iba ay panlis lang dahil bilangan lang ng boto sa eleksyon noon. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin masabi kung totoo ba ito o urban legend lang talaga. Mayroon ding nag-post sa Facebook last 2018 na tungkol sa pang-aaswang sa kanila. Actually, medyo malapit lang sa amin yung nag-post, kaya nabalitaan namin. Naisama pa yun sa isang article sa isa sa mga kilalang pahayagan. Laging mahaba ang intro ko, kaya pagpasensyahan mo na sir, hehe. Bale, ang ikikwento ko po ay yung mga karanasan ko sa pinaghihinalaang aswang sa lugar namin. Alam ko marami ang magtataka kasi Tondo, nasa syudad at buhay na buhay ang paligid. Kaya kayo na po ang bahala kung maniwala kayo o hindi. Bago ko simula ng pagkikwento, ipapaliwanag ko na rin yung kapitbahay namin na iyon ay taga-southern part ng Luzon, malapit sa Visayas. Ayoko na pong specify pa yung probinsya. Basta isa po sa pinaka-south ng Luzon. Kayo na pong bahala mag-isip kung nasa Calabarzon, Mimaropa o Bicol region to. Natatakot din kasi ako eh. Hindi po siya laging nandito. Paminsan-minsan ay dumadalo lang siya kahit dati pa. Una, noong mga panahong yun ay hindi pa demolished yung mga bahay ng kapitbahay namin. Tapos isang mahaba na bagyang maluwag ngunit dead end na iskinita ang lugar namin. Puno man ng mga kable ng kuryente ay madilim talaga. Dahil isang poste lang at malamlam na ilaw lang ang meron sa amin. Tapos may dalawang puno pa, aratilis at duhat. Iyong mga bahay noon ay hindi pa sobrang dikit-dikit dahil may halos isang bahay ang pagitan ng bawat bahay, kaya tanaw namin lahat ng anggulo noon. May kapitbahay kami noon na buntis. Actually, katabi yon ang bahay na nasa likod namin at bungalow ang bahay niya. Medyo malaki na rin yung tiyan niya noon sa pagkakatanda ko. Tapos hindi ko rin magets noon kasi hilig ng babaeng buksan yung bintana tuwing gabi. Tapos magpapahangin lang. Ang tapang lang kasi mag-isa lang siya sa gabi dahil security guard pang gabi ang asawa niya. Kinder pa po yata ako nung mga panahong to. Tapos isang gabi, mga 10 PM yon, kasama ko sa kusina yung tita ko na bantay sa akin nung mga panahong yon. Nagpapatimpla ako nun ng gatas. Tapos hindi ko rin alam kung bakit naisipan kong pumunta sa bintana. Nakita ko na yung bahay ng babae ay sobrang dilim. Hindi dahil walang ilaw, kundi parang balot ng kulay itim. Samantalang parang light blue o green pa yata ang pintura ng bahay na iyon. Tinitigan kong mabuti, pero ang dilim. Ang itim ng kulay, itim na itim. Ewan ko rin kung bakit napakausisa ako ng bata. Kasi kinuha ko yung maliit na flashlight nun sa cabinet namin. Tapos, pagtuto ko ng ilaw sa napakadilim o napakitim na bahay, gumalaw ng bahagya yung itim at may narinig akong hindi ko alam kung anong tunog. Basta matinis na parang magaspang iyon. Hindi naman iyon kalakasan, pero sapat na para marinig ko. Hindi ko pa masyadong alam noon kung ano yung aswang. Kasi dati, akala ko iisa lang yung kahulugan ng multo at ng aswang. Bagya akong natakot nun, kaya tinawag ko yung tita ko. Tita, may multo na kulay itim dun sa may bahay sa likod. Sabay turo nung makalapit kami.
Agad akong hinatak ng tita ko palayo sa bintana at pinainom ng gatas para matulog. Sabi niya sinampay lang yun at malaking kumot kaya hindi ko na rin inisip. Kinabukasan, nabalitaan na lang namin na naospital yung babae dun sa bahay na iyon at nalaglag ang bata. Ilang linggo makalipas yun ay umalis na ang kapitbahay namin na iyon at lumipat na ng tirahan. Yung kalaro ko dati nun, sabi niya sa akin na narinig niya raw na may kausap yung nanay niya. Tapos ang sabi ay aswang daw iyong pumunta sa buntis. Naaalala ko pa nga nung tinanong ko si tita, yung tungkol doon ay pinalo niya ako sa bibig. Tapos kung uulitin ko pa daw sabihin yun, ay lalagyan ako ng sili sa bibig. Kaya noon, hindi ko pa lubos na nauunawaan yung nangyari. Ngunit habang lumalaki ako, ay nagkaroon na ako ng ideya kapag bumabalik iyon sa aking gunita. Pangalawa, itong susunod na kwento ay nangyari matagal ng panahon mula nung nakaalis yung buntis na nalaglagan na kapitbahay namin. Napalo kasi ulit yung bibig ko nun sa pagsabat kaya hindi ko rin ito makakalimutan. Isang hapon habang nagmemeryenda kami ni tita ay dumating ang kaibigan niyang manggagamot dahil gusto niyang magpatawas at pagkatapos ay nagkwentuhan lang din naman. Nasa school pa yung mga kapatid ko nun at nasa trabaho si nanay at tatay. Kaya madalas talaga eh yung tita ko yung nakabantay sa akin. Balik po tayo sa kwento. Nasa bintana kami sa may sala nung dumaan yung kapitbahay naming matandang babae na nasa 60 plus na yata nun. Dali-dali niyang hinila si tita sa kusina kaya sumunod ako ng pasimple. May nang sinabi niya na, "Hindi ba taga anong probinsya yan?" tanong niya. Tapos nagtaka si tita nun sa manggagamot. So ang sagot niya, "Oo." Sabay tanong nito kung paano nito nalaman at kung kakilala ba nito. Sabi naman ng manggagamot, "Kasi may usap-usapan sa probinsya namin na aswang yan. Hindi namin siya kabarangay, pero pamilyar na pamilyar ang mukha niya. At tama nga ako. Kapag kasi nadadayo iyan sa amin, saktong ang daming batang nagkakasakit. Wala lang talagang pruweba, kaya hindi masugod ng mga tao." Pangatlo, grade 2 o grade 3 naman ako nito, kaya mas malino pa sa akin. Hindi ko ito karanasan, pero kwento ito ng pinsan ko habang nagiinuman sila ng mga kapatid ko. At dahil klingi ako sa kanila, eh sumama ako. Bali, doon na tayo sa kwento niya. Ilang araw ko na itong gustong ikwento eh. Kaso takot na takot pa ako. Kaya ito na. Okay na ako. Ikikwento ko na. Itong last week lang, galing kasi akong gig sa banda namin. Medyo napainom pa kami, kaya mga alas dos na ng madaling araw ako nakauwi. Tapos nung nasa tapat na ako ng puno ng aratilis, naaninagan ko na may malaking ibon na nasa kibol ng kuryente. Nagtataka ako nun kasi ang laki talaga. Akala ko nga nung una albatros kaya nilapitan ko. Pero hindi eh. Nung pinakatitigan ko ng matagal, nakumbinsi akong hindi. Ang laki talaga nun at itim na itim. Inisip ko na baka uwak, pero hindi eh, kasi sobrang laki nun para sa uwak. Kinilibutan na ako, pero ayoko na lang isipin, kaya naglakad na lang ako at inisip ko na baka dala ng alak. Nakakalayo na ako nun sa puno at pagtingin ko ulit sa taas, saktong nandoon na yung ibon malapit sa akin. Nagtaka ako nun kung paanong nandun agad yun. Hindi ko man lang narinig o naramdaman na pumagaspas ngayong sobrang laki nun. Tinapatan ko iyon ng flashlight at tinitigan. Tangina talaga. Kasi biglang humuni ng napakalakas. Hindi to normal na huni.
Kinotoban ako nun. Kaya tumakbo ako. Biglang lumipad din yung ibon at nung nasa tapat na ako ng pinto ng bahay namin, doon ko na nakita na sobrang laki niya. Ang mas nakakakilabot pa eh, sobrang lapad ng pakpak. Tapos lumipad na papunta sa likod ng bahay niyo. Hindi ako nananakot o gumagawa ng kwento. Pang-apat. Many years later, third or fourth year high school na po ako nung naranasan ko ito. Matagal na panahon na ako nung hindi nakakaranas o nakakarinig ng tungkol sa aswang. Kaya siguro nakalimutan ko na iyon noon. Biyernes yata iyon at bandang 1 a.m. ay nagkukwentuhan kami ng tita ko sa kwarto ko nang may narinig akong mahinang iyak ng bata na hindi tipikal sa gilid ng bintana ko. Jalousy pa noon ang bintana ng kwarto namin na iniwan kong bukas para Pesko. Noong una, akala ko ako lang nakakarinig. Naririnig din pala iyon ng tita ko. Kaya tumigil kami ng kwentuhan. Bigla na lang lumakas ang iyak ng bata. Pero ilang sandali ang lumipas, parang hindi na siya iyak. Parang ungol na nakakakilabot na parang pinaparusahan na hayok na hayok at bigla na lang tumigil. Maya-maya, nakarinig na naman kami ng boses ng isang matandang babae. Ganoon pa rin na parang umuungol na nauwi sa malakas na paghinga na tumigil din. Tapos nagbago ang tunog na nauwi sa mahinang. Ngunit hindi ito umaalis ng pwesto. Iisa lang ang pwesto ng iyak ng parang batang ewan, matandang babae at nung parang ibon na parang paos ang boses. Haha, natawa ako bigla kasi ang weird ko noong mga panahong yun. Bagaman natatakot na ako. Napilitan tuloy kaming isara ang bintana at lumabas ng kwarto. Kinabukasan, napag-alaman naming buntis ang isa naming kapitbahay at dinala sa ospital. Galit na galit daw yung lalaki nun kasi muntik nang makunan yung asawa niya. Naaalala ko nun, may pinapasigaan silang mabaho gabi-gabi. Amoy sunog, tapos may bawang at asin pa. Tapos ilang beses ko rin silang nakitang nagpausok ng insenso at kamanyang. Walang palya iyon. Tapos pagkalipas ng ilang linggo, bumalik sa probinsya yung kapitbahay naming pinaghihinalaan nilang aswang. Panglima, college na po ako nito. Tapos demolish na yung mga bahay na malapit sa amin. Nagiinuman kami noon ng mga kapatid ko. At medyo may tama na rin ako. Kaya puro kwentuhan at asara na lang. Doon kami sa terrace pumesto para hindi masyadong makakaabala ng mga kapitbahay dahil maghahating gabi na rin noon. Sa gitna ng tawanan ay napabaling ako sa building sa kaliwa namin. Isa itong 4 or 5 story building at sa pader nun, inapansin ko ang isang malaki at malapad na itim na bagay. Hindi ko matukoy kung ano. Tila nakadikit lang ito. Kaya pinakatitigan ko ng may pagtataka. Maya-maya, biglang gumalaw ito na parang hinahangin. Kaya akala ko saranggola o kaya kortina. Hanggang sa naging irregular na yung paggalaw nito. Biglang bibilis at babagal. Tapos pataas, pababa, pakaliwa, pakanan. Iniisip ko kung lasing na ako nun. Kasi ang weird talaga. Lalo na at ilang dipalangan layo sa amin nito. Maya-maya ay biglang lumipad ito. Isa pala itong malaking itim na ibon. Yung pakpak nun ay parang pwedeng gawing silungan kapag umuulan dahil ang lapad talaga. Bigla itong nag-ingay at lumipad papunta sa likod ng building at di na bumalik. Nagkatinginan na lamang kami ng mga kapatid ko
at mabilis at tahimik na nagligpit at pumasok ng bahay. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, ay isa lang naging paksa ng aming bulungan. "Nakita mo ba yun?" sabi ng ate ko. "Oo, akala ko saranggola lang eh. Yun pala, sobrang laki at itim na ibon. Uso pa pala yung mga ganun at dito pa sa Tondo." Tugon ko at pinili na lamang naming hindi na pag-usapan pa. Pang-anim. Ito pong huling karanasan ko. Dito ay nagtatrabaho na po ako. Ilang taon lang ang nakakalipas. Nakabukod na po ng tirahan ang iba kong kapatid. Tapos yung isa ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya dalawa na lang kaming naiwan sa bahay kasama ang dalawa kong pamangkin. Isang madaling araw, may narinig ako na parang... medyo mahina. Parehong-pareho rin iyon sa tunog o huni na narinig ko mula dati. Nasa CR ako noon at umihi. Second floor iyon, kaya tapat noon ay bubong ng kapitbahay namin at jealous sila ng bintana namin sa CR na nakabukas pa at natatakpan lang ng kortina. Kaya dinig ko. Takte. Napahinto ako. Tapos sumitsit ako ng malakas. Sabay sabi ng, "Pakyo ka!" Tapos sumangin ng medyo malakas. Kasabay ng mabilis na pagaspas at huni nito ng ilang ulit. Bigla kong sinara yung jealousy at lumabas ng CR. Tapos kinabukasan, nagkwento yung pamangkin ko sa amin ni mama at ate. Nung oras pala na iyon, inasa baba pa siya at nagko-computer dahil may tinatapos siyang K-drama. Maya-maya ay may narinig daw siyang parang kumakatok sa pinto ng ilang beses. Tinanggal niya ang headset at may kumakatok nga. Pinakiramdaman niya kung ano kasi nung time kasi na iyon ay mahilig akong gumala kaya madalas mga hating gabi ako nakakauwi. Pero dahil dumalo ang kapatid ko, dala ang kanyang asawa at kanilang wala pang 1-year-old na sanggol, ay nagpa siya akong magstay. Balik tayo sa kwento ng pamangkin ko. Katok daw ng katok ang kung sino mang nasa labas, pero hindi niya binubuksan. Kaya nilapitan niya ang pinto at hindi naman siya nagtanong kung sino iyon. Dahil medyo matagal na yung pagkatok, pero nagtataka siya dahil hindi man lang daw sumisigaw, tumatawag o nagtatao po. Biglang tumigil ang pagkatok, kaya bumalik siya sa panonood. Nakabukas daw ang ilaw nun at nasa gilid ng bintana siya nakapwesto. Kaya alam na kung sino mang iyon na may tao pa sa sala. Kinilabutan siya ngunit hindi na lang niya pinansin para sa K-drama raw eh. Maya-maya ay kumatok na naman. At nang lumapit siya sa pinto, inawala agad ang pagkatok. Kaya bumalik na naman siya sa panonood. Maya-maya ay may kumatok ulit. Ngunit di na siya lumapit sa pinto dahil kinilabutan na rin siya. Sumigaw na lang siya ng, "Sino yan?" Paulit-ulit ang mabibigat na pagkatok. Bagaman humina na ang tunog. Pagkalipas ng ilang minuto ay may kumatok na naman ng malakas. At sa pagkakataong iyon ay sa may bintana sa tabi na mismo ng pwesto niya. Pinilit niyang baliwalain, kaya nilaksan niya ang volume ng headset at pinatay na ang ilaw. Tumigil naman ito, ngunit kumatok ulit ito ng mahina at mabigat sa bintana, kaya hindi na niya kinaya. Umakyat siya agad at natulog. Narealize daw niya na hindi ako yung kumakatok, kasi palatandaan niya ay sumisigaw ako lagi at tinatawag sila. Ilang minuto nakatok iyon, pero wala siyang narinig na ganun, kaya alam niyang hindi ako. Sure siyang alam ng tao sa labas na may tao sa baba nun, at siya yun dahil nagko-computer siya at nasa tabi ng bintana at medyo manipis yung kortina nun.
By the way, yung pinto at bintana na tinutukoy ko, iyon yung sa gilid namin, yung sa eskinita. Nung time na yon, wala kaming ilaw sa labas kaya di makikita kung sino yung kumakatok. Saka natatakot din siyang sumilip. Maririnig mo naman kapag sumigaw ng kung anuman. Naalala ko tuloy bigla yung kasabihan ng matatanda na kapag may kumakatok sa bahay, tapos paulit-ulit at tinanong mo kung sino, kapag hindi sumagot, huwag mong pagbubuksan dahil hindi iyon tao. Pagkakwento niya ay nagkwento rin bigla ang nanay ko. Alam mo, nakakwentuhan ko yung kasambahay kay na Aling Tesa. Nakasabay ko siya kanina bumili sa palengke. Tapos hinila niya ako palayo sa maraming tao at nagkwento ng pabulong. Ate, wala ka bang nakita o narinig kagabi? O baka may naikwento sa'yo? Sabi ko, wala. Kaya nagkwento na siya. Kasi kaninang madaling araw, papa-CR ako. Tapos may naalala kong i-check sa taas. Di ko rin alam kung bakit ko ba naisipang sumilip sa bintana. Pagtingin ko, may malaking ibon na kuli-itim sa bubong sa likod ng bahay niyo. Hindi ako sigurado, kaya kinusot-kusot ko yung mata ko. Pero nandoon pa rin. At parang ibon talaga. Hindi ako nakadrugs ha. Tapos hindi na rin ako nakakibo. Nung umaga rin na iyon, nandoon na rin pala yung kapitbahay naming pinaghihinalaang aswang na kakagaling lang daw sa probinsya nila noong nagdaang gabi. Actually, apat sa anim na karanasan na naikwento ko ay laging nasa tondo na yung kapitbahay namin na iyon kinabukasan ng umaga pagkatapos ng mga nakakakilabot na pangyayari sa gabi. Para maging patas sa kanya, mabait naman siya kahit paano. Pero hindi siya masyadong nakikipaghalo-bilo sa mga tao na naiintindihan ko naman. Kasi minsan lang naman siyang pumunta dito. Sinubukan ko rin makipagkwentuhan sa kanya dati. Mabait naman siya, ngunit hindi talaga siya tumitingin ng diretso sa kausap niya. Gusto ko kasing malaman kung tama yung hinala ko. Kaya kailangan kong makita ang refleksyon ko sa mga mata niya. Ang kailangan ko sigurong titigan ay yung kanal o guhit sa pagitan ng ilong at bibig niya. Sa ngayon ay 80 plus years old na siya at malakas na malakas pa. Kaya ako rin po ikinuwento ay dahil narito siya ulit ngayon sa tondo at bigla kong naaalala yung mga pangyayari. Hanggang dito na lang, Boss Paul. Sana po ay may feature nyo din ito. May mga kwento pa akong iba sa probinsya naman namin. Isishare ko next time. Maraming salamat po. More power and God bless.